viewers, welcome to my personal vlog. Lisel is here again to do another vlog. And if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. And for this video, i-share ko sa inyo kung ano nga ba octopus card na ginagamit dito sa Hong Kong. So viewers, ito na kayo sinasabi ko sa inyo na octopus card na very important dito sa Hong Kong kasi ito yung ginagamit nila pang bayad sa transportation tulad ng train, bus, at saka hindi ko pa nasubukan sa taxi. But this is very important kasi dito sa Hong Kong is cashless na sila. So hindi na sila gumagamit ng cash o para pang bayad doon sa sinasakyan na train or bus. So ito na yun. So tinatanong nyo kung magkano ba itong octopus card. Octopus card is 50 Hong Kong dollar. And dapat yung babayaran mo is dapat may initial deposit ka na $100. So a total of $150 yung ilabas mo pag bibili ka ng octopus card. Yung $150 is papasok dito sa card mo na pwede mong magamit pang bayad if sasakay ka ng train or sasakay ka ng bus. So ganun ka easy dito sa Hong Kong viewers. So sa question viewers na saan natin mabibili itong octopus card is mabibili natin ito sa MTR station sa mga customer service, okay? MTR station customer service, doon tayo makabili ng octopus card. And doon din tayo pwedeng makapag-load sa mga MTR station sa customer service or merong mga load machine na pwede kang ikaw lang yung mag-load. Gaya ng ipasok mo lang yung card mo tsaka ipasok mo yung pera. But yung pinaka-low na lowest amount na pwede mong i-load is 50 Hong Kong dollars. So, hindi ka pwedeng mag-load ng 20, 30. So, yung pinaka-lowest is 50. 50 to $100, 150, 200. So, yun yung pwede nating ma-load sa ating octopus card viewers. And once and for all viewers, once na nag-load tayo, wala siyang bayad. So kung magkano yung niload mo viewers, example nagload ka ng 100 din yung papasok dito sa card mo. Also the same sa mga 7-Eleven outlets, so pwede ka ding makapagload ng iyong octopus card if malayo ka sa mga MTR station kasi everywhere has 7-Eleven sa Hong Kong. So, pwede ka ding makapag-load doon. Tap mo lang yung octopus card mo and then papasok na yung load. Also, the same. Wala ding bawas viewers. Kumbaga, free siya. Wala siyang bayad. And ang kagandahan nito viewers, hindi mo lang siya magagamit sa mga train at saka bus. Pwede ka ding kakain sa restaurant, bibili ng toys, bibili ng food, lahat ng pwede mong bilhin. Basta may laman yung octopus card mo, pwede mo siyang pangbayad viewers. So para dito sa Hong Kong is mostly yung mga tao hindi nagdadala ng cash. So kadalasan sa kanila card lang. So pag may pera ka, pwede kang mag-deposit ng kahit magkano dito sa card mo. Tsaka pwede mo pangbayad kakain ka everywhere. So ito yung ganito ka modern ng Hong Kong. So yung mga tao hindi na nagdadala ng cash. So, lahat na sa kanila card kasi tap card. So, paano ba natin gamitin ito, viewers? So, once nasasakay tayo ng train, itatap lang natin doon yung ating octopus card. Then, magsasound ng tit. And then, go pasok. And then, paglapas, mag-exit natin sa train station, tap natin ulit yung ating octopus card. The same sa bus, viewers. Pagpapasok ka sa bus, tap your octopus card. And then, pagbaba mo, pwede mo nang i-tap yung octopus card mo para may less yung pamasahe. So, ganito lang siya ka-easy gamitin, viewers. So, I hope you learned something from this video. And if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. Thank you.